Hi guys! Hi everyone! Welcome back to my vlog. So ang content natin for today ay magra-random basa and answer ako doon sa previous vlog natin na how to get LOA. Ayan. So as you can see po, 6 months ago na po yung video na yan and ngayon ko lang siya masasagot and ngayon ko lang din mabibigyan ng time masagot na din yung mga katanungan ninyo. If any of you na hindi alam kung saan at kung paano kukunin yung mga LOA na yan. So far, sa ngayon, today is September 19, 2021 na tayo. And then, kailangan pa ba ng LOA kapag umuwi or what? So dito, in this video, malalaman nyo ang iba't ibang mga requirements. So meron akong mga random question dito galing sa ating previous vlog na how to get LOA. Okay, yan po siya. Meron na po tayong 3.3k views. So thank you so much sa lahat ng tumangkilik at sa lahat ng kung ano pa ang gusto niyong malaman, please comment down below sa video ito. So, thank you. Uli panilawon. Ang tanong niya ay, good day po, sabi niya. For example, galing other country, need pa po ba ang acceptance letter sa Manila? Thank you and God bless, sabi ni Sir Rolly Panilawon. Okay, as of now, effective today, effective this month, ay hindi na po required ang LOA dito sa Manila within Luzon, I think. Yun po yung pagkakaalam ko. Pero kung gusto niyo po malaman, pwede niyo pong i-search sa Google kung ano yung mga requirement. Galing naman kay Patricia Alvarez. Sabi niya, ma'am, may I ask po if sino po ang kukuha ng LOA? Yung magta-travel po ba? Or yung family na pupuntahan? Okay, good question. Kasi ang daming nalilito sa ngayon kung paano at kung saan kukunin yung LOA. Okay, and based on my experience, kasi marami na din akong mga friends, relatives na natutulungan about dito. So, ganito po yan, as of now ha, hindi ko alam kung pare-pareho ba o hindi yung requirements ng mga provinces. Ngayon, kung hindi po vale, kung hindi na po required dito sa Manila, kung pupunta ka ng Manila, hindi na required ang LOA. Pero, required siya sa probinsya. Doon sa question niya, kung sino daw po ang kukuha ng LOA, yung magta-travel ba o yung family na pupuntahan. Okay. Siyempre, ang LOA ay manggagaling sa lugar na pupuntahan mo. Like, for example, pupunta ka sa Bohol. Okay? So, doon kakukuha ng LOA. Yung friends or family mo ang maglalakad nun. And, sa kakai-issuehan or bibigyan ng LOA. Ganon. So, ang nangyayari ngayon sa Maasigin, okay, Maasin City, ay bago ka makakuha ng LOA, dadaan ka muna sa barangay, kukuha ka ng barangay certification na nagpapatunay na taga doon ka talaga mismo or merong family na tatanggap sa'yo doon. And then, ang gagawin mo, kung meron ka ng barangay, health like that, ang nangyayari kasi sa amin is through email lang siya. Hindi siya physical na pupunta ka sa office ng city. Para mabigyan ka ng LOA, guys, letter of acceptance sa mga provinces, especially Maasin City. Okay, I'm stick to Maasin City requirements. And I don't know, kung gusto niyong malaman kung ano yung mga requirements ng mga probinsya na pupuntahan niyo, i-search niyo lang or pumunta kayo sa mga Facebook page ng mga municipality ninyo para doon malaman niyo kung ano yung mga requirements.
stick to Maasin City. Ito po yung requirements nila. Bago ka makakuha ng LOA, kailangan meron ka ng swab test result. So, paano ba? Kailangan ba physically pupunta ka doon or what? As far as I know, sa mga natulungan ko na family and friends ko, through email lang po ang communication namin. Anel Zinis 18 Kamiring. Paano po, ma'am, kapag hindi residente ang pupuntahan sa aming barangay? Ma'am, anong kailangan gawin? O ano daw kailangan gawin kapag hindi residente? For example, pupunta ka sa friends mo. Gaya ng sabi ko, depende po yan sa city na pupuntahan mo, okay? Pero dito sa Manila, ang pagkakaalam ko, hindi na siya required. Hindi na required ang letter of acceptance. Ang mahigpit lang ngayon is yung mga probinsya lang, okay? Etong galing pang-apat, galing kay Master Lord, Ma'am, ask ko lang po, sabi niya. Kasi yung asawa ko at ang anak ko na 4 years old pupunta dito sa Cavite galing Mindanao. Ano po ba ang requirements bukod sa medical at ID? Okay. Yung vlog ko kasi nung nakaraan, 6 months ago, kasagsagan talaga yun guys ng very strict sila sa mga requirements. Kaya yung time na yun, daming nagko-comment hanggang ngayon kung paano kasi paiba-iba nga, pabago-bago ang mga requirements talaga. Hindi sila nag-stick to one requirements lang. Kahit sa Maasin City, iba-iba, nakakalito din. So, ang suggest ko sa inyo, palagi kayong pupunta doon sa page ng city ninyo para kung ano man yung mga bagong requirements nila ay ma-update kayo at malaman niyo. Dito mamwala na siya as long as meron kang negative swab test result. Yun, wala. Okay na yun. So, yun lang pinaka-importante ngayon, which is mahal talaga siya. So, pwede po ba sa barangay kukunin ang LOA? Hindi po sila nag-i-issue sa barangay. Hindi po ang barangay ang mag-i-issue ng LOA. Ang ini-issue lang po ng barangay, gaya ng sinabi ko kanina, ay yung, barangay endorsement. Mga ganun. Barangay certification na patunay na taga doon ka talaga or may pamilyang tatanggap sa'yo. Ninyo. Okay? Kung nalilito kayo sa sagot ko kanina, uulitin ko. Dito sa Manila, hindi na siya required ang letter of acceptance. Okay? Hindi na po siya required. Kung saan ako ngayon ha, hindi ko lang alam kung sa iba. Basta, ang alam ko, hindi na required yung LOR. Ang pinaka-required nila is fully vaccinated ka or meron kang swab test result. Sa mga provinces naman, may mga SS pass na silang dinadagdag. Meron ng required pa din sa mga provinces yung LOA, letter of acceptance, and yung negative swab test result mo, plane ticket mo kung kailan ka darating, and then quarantine ka ng 10 to 14 days either fully vaccinated ka or hindi. So ganon ang requirements ngayon, this time 2021. So as of now, hindi pa ako fully vaccinated and hindi po ako na-vaccinan kasi mahirap po dito. Naghihintay pa po tayo ng text galing sa city. Okay? Yun, kaya hindi tayo makauwi-uwi kasi ang daming pabago-bago na requirements.
And yun lamang po guys, sana nasagot ko yung mga tanong nyo. Ilalagay ko yung mga dyan, mga requirements, lalo na sa Maasin City. Yan po yung mga requirements as of now. Magbabago-bago pa yan, especially ngayong 2022. And I hope na i-lift na yung lockdown. Kasi sa dami naman na din nabakunahan. And comment down below kung ano pa yung mga tanong nyo. And sana masagot ko. So far doon sa mga vlog, so far doon sa vlog ko or sa video ko na 6 months ago, nasasagot ko naman na sila. So, ayan lamang po guys. I hope meron kayong natututunan dito sa aking pagsagot or sa videong ito. Thank you guys for watching. See you on my next one. Bye!